Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin, sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Magandang hapon po sa ating lahat, ano, mga ka-Green Thumb. So sa video natin ngayon, mga ka-Green Thumb, ay i-share ko lang, mga ka-Green Thumb, itong atin pong tanim na machodos na sweet corn. May nakikita po tayong mga inatake po ng uod. So ang ating gagawin ngayon, mga ka-Green Thumb, ay maglalagay po tayo ng insecticide na granules. Ito po yung ginagamit natin, mga ka-Green Thumb, Fiprol. Pwede po ito sa tubo at saka sa palay. So makikita natin meron din pong mais. So ang i-share natin, mga ka-Green Thumb, is kung paano po natin ito i-apply sa atin pong mga tanim na mais, lalong lalo ng ngayon, mga ka-Green Thumb, na kasagsagan po ng mga insekto. Ang dami pong insekto. So papasilip natin, mga ka-Green Thumb, yung mga tinamaan po. Hindi naman po lahat, mga ka-Green Thumb. Ayan, katulad nito, mga ka-Green Thumb. Ayan, ito ay tapos na nating inapplyan ng Fiprol. So kasama ko po yung aking asawa. Ang ginagamit po namin ay ito pong empty bottle ng Cobra energy drink. Pwede rin yung basta mga plastic bottle, ano. So may butas po yan sa pinakatakip. So ito lang po yung itataktak natin sa bawat talbos ng ating mga tanim na mais, o kaya pwede rin ito sa tubo para po ito sa stem borer. Ito pong umatake ngayon, mga ka-Green Thumb, ay ito po yung uod na nanggagaling po sa mga moth na uri ng insekto. Sila po yung nangingitlog dyan sa ilalim ng dahon ng ating mga tanim, at pagkalipas ng ilang mga araw ay magiging uod na po yung mga itlog na yon, at yung uod na yon ay lumalaki sa pamamagitan ng pagkain nila nitong atin po mga tanim. Pagkatapos ay bababa na yan sa lupa at magiging kiko, kung tawagin sa Bisaya, yung malapit na po siyang magiging moth na naman, mga ka-Green Thumb. Magiging parang paro-paro na naman siya, mga ka-Green Thumb. Pero family po siya ng moth at hindi po siya family ng butterfly. Sila po yung sanhi nitong ganitong mga may tama po na mga dahon ng ating mga pananim. So nilalagyan lang namin ang aming empty batras na ito, mga ka-Green Thumb, ng hindi ganong puno. Pwede 3/4, pwede rin pong kalahati, para meron pa po siyang impact sa ilalim pag tinataktak po natin. Huwag lang po yung gaanong puno, mga ka-Green Thumb. So ito na po yung ginagawa ni Mrs. ngayon. Yan, medyo malakas yung hangin dito. Yan, sinisilip lang namin yung may mga tama, mga ka-Green Thumb. Kasi nag-i-spray naman din kami nito pagka hindi agad maagapan. Yan. Kasi may mga uod na ito, mga ka-Green Thumb, yung kanya pong pinaka talbos. Pag nalalagyan po natin ang granules na insecticide na ito, mga ka-Green Thumb, ay dyan na namamatay yung mga uod.
Diyan mismo sa kanila pong kinalalagyan. Katulad po nito mga kagrintan. Ayan. Yung iba ay hinahandpicking nila. Pero masisira po kasi yung structure ng dahon ng tanim. Kasi sumisiksik po yung uod. Kaya pagka ihahandpicking po natin mga kagrintan ay malaki po yung tendency na masisira natin yung mapunit-punit po yung mga dahon. Kaya ang ginagawa natin tulad nito. Ayan. Tansyain lang natin kung gaano kalaki yung kanya pong butas. So estimate ko nito mga green thumb, yung soldering iron yung binutas ko nito ay hindi po sapat, kaya iniikot-ikot ko para medyo lumaki yung butas. So yan na po yung ating Matsudos. 1 month po ito mga ka-green thumb. So short video muna tayo mga ka-green thumb. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming.